Hey, what's up mga kakote? It's my fourth time teaching this customer service in travel and tourism. And disclaimer, ako po ay nag-review lang. And if you want to join me discussing this customer service in tourism and travel, and you are welcome. Ayan, so again, another disclaimer, this PowerPoint presentation is prepared by Arizona State University and I do not claim any copyright from this one. Yan, and nakikita nyo dito sa ating previous lecture video, nakwento natin yung yung story behind this dinner. Ayan, different nationalities, dahil nga maganda yung offer, kakaiba yung concept, nung service, or nung business, napaupo nila yung mga hindi magkakaano-ano, at nakapag-dinner sila ng masasarap na pagkain. It is an advertisement. Ayan. So, another tool for customer service is yung handling trouble and complaints. Complaints are opportunities. Ayan. So, dito muna tayo, handling trouble and complaints. So, syempre, sa isang service, hindi maiiwasan yung mga marereklamong customers. Ayan. Kahit ako, isa rin ako doon sa isang marereklamong customer kasi gusto ko maganda at masasatisfy ako kapag ako ay gumagala. For example, we have this na dun sa Bohol namin na yung bed sheet nung aming tinigilang hotel is not that good, it's not that tawag doon, it's not that neat. So, syempre, nag-complain kami doon sa customer service sa baba na palitan yung bedsheet kasi nga kami ay nagbayad ng tama and it should be good and presentable. So, yun, dahil nga, syempre, of course, syempre, galit kami nun eh. Yun yung trouble and complaints. And maganda naman yung response nung aming natuluyan, they act immediately and they apologize naman. And of course, complaints are opportunities. Yung mareklamo ay isang opportunity na yan. For example, may nagreklamo regarding some food business na dapat ay tamis-tamisan yung isang dessert. Kasi wala ka daw lasa, ganon. Which is true, ganon. Which is true, tinikman din nila. And that complaint will attract and convince other customer na ano yun, na hindi na magreklamo regarding that food. Ayan, opportunity siya para sa susunod ng mga customers. Ayan, kasi hangga't walang nagreklamo, 'di ba? Walang action. Kasi malay ba nila, they are innocent enough na isipin na yung kanilang service is good kasi walang pumupuna na may mali na pala. Ayan. So, another one, customer's feedback. Ayan, meron tayo dito na questionnaires. Siyempre, lagi tayong familiar dun sa mga, ano, diba, sa mga questionnaire na nakikita natin. May minsan, ni-scan pa nga. Yung, how do you feel about us? Yung mga ganon. They're asking if, yung may mga smiley face, alam mo yun, yung lima, yung scale, may happy, may medyo hindi, tapos may flat lang, may sad, tapos may angry. Ayun, pipili ka doon, kaya bibilugan mo. And we also have the follow-up communications, for example, newsletter. For example, yung YouTube, di ba, meron silang, after you got monetized, they will bring you AdSense envelope or newsletter. Yan. Next, further interactions on social medias. For example, I visited the Desert Museum and after that, they made me top fan. And hanggang sa social media, they are keeping in touch with me and I am keeping in touch with them. Next, we have the customer database. And this customer database will serve as a record na yun, nanggaling ka sa kanilang services na yung mga emails mo, they will send you emails and it is up to you if you will read it or if you will junk it. Yun. Ayan. So, here are the criteria for our customer service. Ayan. Ano-ano nga ba yung mga dapat natin sa alang-alang sa pag-rate or sa pag, ano yun? Alam mo yun, di ba? Pag gagawa ng feedback. Ayan. So, making it a personal experience unang-una. Do not base your experience sa nauna sa'yo. Ayan. Or sa ibang tao. Kasi nga, yung feedback na hinihingi is about your personal experiences. Natuwa ka ba? Nasaya ka ba? Or hindi ka na-satisfied dun sa in-offer nung service. Next, staff availability. Kailangan makita mo yung staff nila na kumpleto at hindi kulang. Ayan, staff knowledge. Sometimes, nagtatanong tayo kung saan ba yung
CR dito. Dapat alam ng staff yon kasi doon siya nagtatrabaho. Next, staff approachability. Dapat sa unang tawag mo pa lang, isang raise mo pa lang, kunyari sa mga inasalt, nagtaas ka ng kamay, kuya, pahingin yung extra raise. Siyempre, dapat nalapit siya sa'yo nang nakangiti at hindi nakasimangot. Kasi nga, we all know that mga inasal offers only rice at hindi dapat magagalit yung customer ay yung staff nila. Yun. Next, value for money. Yun, dapat worth it ba yung money na binayad mo? For example, you paid 400 pesos for Whimsical Wonderland and dapat worth it siya. Ayan, for my experience, worth it naman siya talaga, napakaganda ng place at hindi masyadong crowded yung lugar. Next, customer service, criteria for reliability. So, may mga waiver tayong pinipirmahan, like they are not reliable sa mga lost items. And yon reliable lang sila, for example, you need them. Or kapag may mga questions or inquiries ka sila, ganun. Next, for our facilities, dapat meron silang comfort rooms, meron silang chairs, tawag doon, yung mga sofas for the lobby sa mga hotel, and many more. Next, dapat yung cleanliness malinis, merong naglilinis. Ayan, tapos, kunyari, kapag may natapon, dapat they will act immediately, di nila hahayaan yun na madumi. Health and safety, syempre, we're living in a pandemic era na, dapat meron silang mga posters or mga, tawag doon, mga signage na wear your face mask, always, ganun. Tapos available dapat yung mga alcohols nila, lalong-lalo na sa mga counter desk, sa CR, sa lababo, and even doon sa pagkukuhanan ng mga pagkain. Yan. Next, we have customer efficiency. Ayan, dapat efficient lagi yung ating mga staff, yung mga materials na ginagamit natin. Dapat magagamit talaga siya ng customer. Dapat related siya. Kunyari, if you're business is about Instagrammable chuchu, ganon, pang picture-picture. Dapat yung mga nasa paligid mo is dapat is pang Instagram talaga. Yung mga pagpaposan mo, hindi putyu-putyu, ganon. Next, customer-friendly procedures. Unang-una pa lang, dapat sila ay bumabati na, nag-hello na sa'yo. Tapos, dapat yung unang tapak mo dun sa kanilang facility, dapat ang mapifeel mo, you belong dun sa kanilang in-offer. Na yung hindi dapat yung pagpunta mo, nakatitig sila sa'yo, parang yung instinct na pumapasok sa isip mo is, anong ginagawa mo dito? Ganon! Ba't ka nandito? Dapat hindi ganon yung unang manlalaman. Dapat welcome na welcome ka dun sa kanilang lugar. Kasi nga, they are doing this business, this service, for you to come back once more. Together with your other friends, with your peers, and others.